ang mga Overseas Filipinos o OFs. Mahigit 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo at nagre-remit ng kanilang mga kinita sa kanilang mga mahal sa buhay o OF beneficiaries o pamilya sa Pilipinas. Sa loob ng isang taon, mahigit 25 bilyong dolyar ang cash remittances na natatanggap ng Pilipinas. Karaniwang nanggagaling ang remittances mula sa mga OFs na nagtatrabaho sa US, Canada, United Kingdom, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Japan at Hong Kong. Patuloy ang paglago ng perang padala ng mga OFs. Bukod sa benepisyong nakukuha ng pamilya ng mga OFs, malaking tulong din ang naiaambag ng remittances sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang perang galing sa mga OFs ay karaniwang ipinapadala sa pamamagitan ng remittance lines ng mga bangko o mga remittance centers sa iba't ibang bansa. Ang mga remittances ay pinapalitan naman ng piso upang mapakinabangan ng mga pamilyang tumatanggap nito. Ito ay karaniwang ginagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ilan sa mga halimbawa nito ay pagkain, tubig, kuryente, edukasyon at pabahay. Ito ay tugma sa resulta ng Consumer Expectation Survey o CES ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa nasabing survey, ang kadalasang pinaglalaanan ng mga natatanggap na remittances ay pagkain, edukasyon, gastusing medikal o pangkalusugan, pambayad utang, pag-iimpok, at pamumuhunan. Bukod sa pagtugon sa pangangailangan ng pamilya, nailalaan din sa ipon at investment ang mga natatanggap na remittances. Sa kabuuan, nakatutulong din ang remittances sa pag-unlad ng ating bansa. Una, ang karagdagang foreign exchange supply ng bansa ay maaaring ipambili ng imported goods gaya ng langis at makinarya. Pangalawa, sumusuporta din ito sa pagtaas ng pangkalahatang demand mula sa pagbili ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya ng OFs na nagpapaunlad ng mga pabrika at opisina. Ikatlo, kaakibat ng umuunlad ng mga pabrika at opisina ang paglaki ng pangangailangan para sa dagdag na manggagawa na nagpapataas naman ng employment rate ng bansa. Ikaapat, habang dumarami ang may trabaho, tumataas din ang porsyento ng maaaring magbayad ng buwis o taxes sa pamahalaan. Ito ang pinagmumulan ng salapi ng gobyerno upang maibigay nito ang iba't ibang serbisyo o social services, paaralan, ospital, tulay, at kalsada. Ikalima, sa pamamagitan ng remittances, maaari ring maragdagan ang impok ng mga OFs at kanilang beneficiaries sa bangko. Kasunod nito, ang pondong maaaring ipautang ng mga bangko, lalo na sa maliliit na negosyante, ay lumalaki rin. At dahil malaki ang naitutulong ng remittances sa pagpapabuti ng pinansyal na katayuan ng mga OFs at kanilang pamilya, at pati na rin ang ating ekonomiya, isinulong ng BSP ang Financial Learning Campaigns o FLCs para pagyamanin ang pakinabang mula sa remittances. Layo ng FLC na matulungan ang mga OFs at kanilang beneficiaries, na mapangasiwa ang mabuti ang mga remittances na kanilang natatanggap upang panghabang buhay na tumatag ang kanilang pinansyal na katayuan o magkaroon sila ng financial independence. Ang FLC ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng BSP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang natutunan ko po sa FLC program ay lalong-lalo na sa negosyo, tinuturo nila sa amin yung pag-budget po na kailangan po na hindi lalampas ang ating gastusin sa araw-araw nating pangangailangan. At isa pa po, yung tinuturoan po nila kami doon sa seminar na yun na dapat mag-savings po sa mga kinikita sa negosyo upang pagdating po ng araw ay meron kami magagamit. At sa lahat po din ng mga bayarin, gastusin at kita, kailangan po ibalansin na hindi po lalampas ang ating expenses kaysa kita natin. Isa sa mga itinuturo ng FLC ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng financial plan upang hindi mauwi sa wala ang pinaghirapang pera ng mga OFs. Ang financial plan ay isang gabay upang matustusan ang pang-araw-araw na gastusin at makapaglaan
para sa mga pangailangan sa hinaharap, kagaya ng pamumuhunan o pagre-retiro. Ang pundasyon ng matagumpay na pagsasangkatuparan ng financial plan ay isang tamang paraan ng pag-iimpok. Sabi ng mga eksperto, ito ang tamang formula. Income minus savings equals expenses. Paano makabubuo ng isang financial plan? Kailangang isagawa ang mga sumusunod. Una, alamin ang kasalukuyang financial situation. Ilista ang buwan ng kita at pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Tanggalin ang mga di kinakailangang gastusin sa budget. Mahalagang malaman kung may sobrang kita ang pamilya o wala. Ikalawa, itakda ang financial goals. Magtalaga ng panahon kung kailan gustong makamit ang mga nasabing financial goals o investment horizon. Ilang halimbawa, college fund sa loob ng 5 taon, sariling bahay sa loob ng 10 taon, masaya at secured na pagre-retiro makalipas ang 30 taon. Ikatlo, lagyan ng halaga ang financial goals. Ilang halimbawa, 400,000 piso sa 5 taon, 2,000,000 piso sa 10 taon, 8,000,000 piso sa loob ng 30 taon. Ika-4, magkano kailangang itabi para sa contingency o emergency funds? Sabi ng mga eksperto, mainam na magtabi ng hindi bababa sa 3 buwang kita bilang emergency fund. Ang emergency fund ay ang salaping itinatabi bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho. Maaari ring maglaan para sa proteksyon o insurance sakaling may mangyaring di sinasadya kagaya ng aksidente, pagkakasakit o pagkamatay. Ika-5, pumili ng investment na akma sa inyong investment horizon at investment goals. Ika-6, isagawa ang financial plan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nakatakdang hakbang dito. Ika-7, pangalagaan din ito sa pamamagitan ng regular na pagrepaso upang malaman kung angkop pa ito sa kasalukuyang pangangailangan o kailangan ng baguhin. Dati-dati kasi kaming mga OFW, dahil medyo malaki ang kita, ang inuuna namin yung gastos. Padala sa Pilipinas, bili ng mga bagong gadgets, bili ng mga stereo, bili ng mga sunglasses, kung ano-ano na lang kain sa labas. Tapos kung ano yung matira, yun yung savings namin. Kadalasan, wala. Kasi nga, may sweldo na naman. So may pera pa tayo. So ginagastos na lang. So, hindi kami masyado nakapagtipid ng araw. Although, dahil sa magaling yung aking misis, may natitipid naman kami. Nung araw pa, talagang basically matipid talaga ako. So, maayos talaga ang paghahawa ko ng finances. Kaya lang, ang challenges ko, hindi ko alam kung saan ko ba dapat ilagay ang pera. Kasi ang alam ko lang na sophisticated na gawin para sa pera ko is ilagay sa isang alkansya, i-save lang talaga siya basically. Hindi ko alam yung kung ano yung mga ibang instrument na pwedeng paglagyan ng pera. Dapat ding malaman ang pagkakaiba ng saving at investing. Ang saving o pag-iimpok ay ang regular na pagtatabi ng kita sa banko kung saan mabilis itong makukuha kapag kinakailangan. Ang magandang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng savings account na kumikita ng mababang interes ngunit madali namang i-withdraw kung kinakailangan. Ang deposito ay protektado hanggang sa halagang 500,000 piso. Ang investing naman o pamumuhunan ay para mas mapalago ang perang naipon sa pamamagitan ng paglagay ng pera sa financial instruments o pagtatayo ng sariling negosyo. Dapat isa-alang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng investments. Capital, risks, returns, horizon, information, financial advisors. Maraming pwedeng paglagakan at pamuhunanan sa perang naipon, kagaya ng deposit accounts, government securities, stocks, pooled funds, insurance products na pwedeng magbigay ng kita, real estate, o maliit na negosyo. Kabilang sa deposit accounts ang savings account at time deposit.
Ang savings account ay walang term at pwedeng i-withdraw anytime. Karaniwan itong may mababang interes. Samantala, mas malaki ang pwedeng kitain mula sa time deposits. Ngunit, sa maturity date lang dapat i-withdraw ang deposito para di mabawasan ang kita. Ngunit ating tandaan, ang deposit accounts ay para pangalagaan ng perang naipon o tinatawag na capital preservation at hindi ito klase ng pamumuhunan. Sa kabilang banda, maaaring mag-invest sa government securities. Ang government securities ay pagkakautang ng gobyerno sa mga pribadong namumuhunan. Meron tayong dalawang klaseng government securities, ang treasury bills o T-bills at ang pangalawa ay ang treasury bonds or T-bonds. Ang pagkakaiba ng mga treasury bills sa treasury bonds ay mas maiksi ang holding period sa treasury bills. Pwede itong 91 days, 182, o kaya ay 364 days. Ang treasury bonds naman ay mas mahaba, na pwedeng hanggang 20 taon. Madali lang naman kumita dito sa mga government securities. Taon-taon, nagbibigay ito ng mga interest sa mga namumuhunan. Pwede itong bilhin sa mga government securities eligible dealers. Ang pakikilahok sa stock market ay isang uri ng pamumuhunan. Ang stock market is a place where people can invest into the big companies of the Philippines. No? Pwede sila makilahok at sila nakakabili ng mga magagandang kumpanya. Ang minimum requirement ay 5,000 pesos. Pag nag-i-invest ka sa mga malalaking kumpanya, every year, pag kumikita sila, nagbibigay ng dividendo. Or umaakyat ang presyo, doon ka magbe-benefit, doon ka kikita. The stock market is easy now. Hindi kailangan na magaling ka sa math. Kasi ngayon, ang mga brokers doon sa stock market, they give free seminars tungkol kung paano mo gagawin yung investing sa stock market. Maaari ding mamuhunan sa mga pooled funds. Ang isa pang uri ng investment ay ang tinatawag na pooled funds. Ang halimbawa nito ay ang mutual funds at ang Unit Investment Trust Funds or UITFs. Kaya tinawag na pooled funds ito ay dahil pinagsasama ang pondo ng mga investor sa isang fund at ito ay pinamanage ng isang fund manager o trustee. Ang kagandahan ng mutual funds at UITFs ay sa maliit na halagang 5,000 lang ay makakapag-invest na sa iba't ibang klaseng mga assets kagaya ng stocks o government securities. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang namamahala sa mga trustee ng UITFs at ang Securities and Exchange Commission o SEC naman ang namamahala sa mga fund manager ng mutual funds. Ang mutual funds is maganda kasi malaki ang kanyang growth in compared dun sa savings mo sa banko at saka sa time deposit. Ang mutual fund is basically nakikisosyo ka sa ibang mga may pera para bumili ka ng shares ng mga successful companies dito sa Pilipinas. So, ang maganda doon is hindi ang OFW ang magmamanage ng pera, kung hindi yung mga fund manager ng mutual fund company. Maaring mag-invest sa variable universal life plans, pre-need plans at pension plans. Ito ay mga uri ng long-term investment kung saan tayo ay nakakapaglaan ng pera para sa malalaking gastusin sa ating hinaharap. Ang variable universal life ay life insurance at investment na pinagsama. Ang educational plan ay halimbawa ng pre-need plans. Ito ay makatutulong sa paghahanda sa malaking tustusin sa edukasyon ng mga anak, lalo na sa kolehiyo. Ang pension plan naman ay maihahalintulad sa produkto ng Social Security System o Government Service Insurance System na nagbibigay ng income pagdating ng pagre-retiro. Life insurance is about protection. As an OFW, nasa abroad kayo, nagtatrabaho kayo, at kayo yung breadwinner ng family. Ang ginagawa po ng life insurance ay kung sakaling may mangyari sa inyo, magkasakit sa inyo, kayo, or pumanaw kayo, meron tutulungan kayo ng kumpanya na binilihan ninyo ng life insurance yung pamilya niyo. So I was able to buy life insurance, term life insurance. Meron din akong PUL. And this is purposely para sagutan yung need if something happens to me.
kumbaga, kampante ako na merong pera na makukuha yung aking family. Makapagpapatuloy ng mag-aral yung mga magkakalis na anak ko and the rest na pangangailan ng family ko ay mapuprovide. Ang pamumuhunan sa lupa ay isang uri ng long-term investment. Maaari itong gamitin para sa agrikultura, patayuan ng mga istruktura para paupahan, o ipagbili sa mas malaking halaga matapos ang ilang taon. Meron kaming grupo, corporation, na mga OFW, tatlo kaming pamilya na OFW, na bumili kami ng farm sa Santa Cruz, Laguna, at nagtatanim kami ngayon ng sili. At para naman sa mahilig mag-business, ang pagtatayo ng negosyo ay isa ring mahusay na investment. Sa kasalukuyan, may mga microfinance products and services na maaaring mapagkunan na karagdagang pondo ng ating mga entrepreneurial OFs at kanilang pamilya sa pagsisimula ng sariling negosyo. Nagsiset aside ako ng 5,000 monthly. Talagang ano yun, kumbaga sabi nga whether you like it or not, yung 5,000 is 5,000, aalisin mo yan. Kung pagkano yung matira, bahala na. So, ang ginawa ko doon, inipon ko muna yon hanggang sa maipatayo ko yung dalawang cage ng palaisdaan. Lagi nasa isip ko kasi noon, kailangan maging successful tong aking negosyo kasi hindi habang panahon, baka mamaya, bukas o sa makalawa, wala nang remittance na dadating sa amin. Yun ang laging nasa isip ko. Kaya I have to work hard. Sabi, ang isa rin sa natutunan ko, ang sabi isang aking mentor, sabi niya, buhayin mo ang negosyong yan at dadating ang panahon, ikaw ang bubuhayin ng negosyong. Ang mga investment options na nabanggit ay maituturing na short-term o long-term investments. Tandaan, mas mahabang panahong nakalagak ang puhunan, kadalas ay mas malaki ang kinikita. Pero dapat tandaan ang paalala ng mga eksperto bago maglabas ng pera sa negosyo man o sa kahit anong investment instrument, dapat muna itong pag-aralang mabuti. Mag-ingat sa mga frauds at scams. Ang fraud ay isang pagtatangkang dayain ang isang tao o grupo sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala. Samantala, ang scam ay isang mapanlinlang na gawain para makabiktima ng mga inosenteng tao at naglalayong kunin ang kanilang pinaghirapang salapi sa ilegal na pamamaraan. Kung may pagdududa o reklamo sa mga naturang investment options, ipagbigay alam sa mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan. The OFWs, they should really have the habit of saving and understand that they need to also know how to invest it. Habang kumikita ka ngayon, make it sure na dapat nagtatabi ka at nag-i-invest ka. Okay? Retirement is not about age. It's about how much you save for your retirement. Kailangan mag-invest ka sa karunungan mo bilang isang OFW kung paano mo hawakan at pagpalago ng pera. That is the best investment that you can do for yourself. Invest in the knowledge on how you deal with money. Pag mag-invest po tayo ng pera para sa negosyo, kailangan kilalanin natin ang ating negosyo, kailangan malaman natin kung paano ipatakbo yung negosyo. Meron nga ang kasabihan namin is that you first save before you spend and live within your means. Tandaan natin ang kasabihan ng OFW ay ang buhay ng OFW is from rags to riches. At pag hindi natin napangalagaan ang perang ipinapadala sa atin ng ating mga kapamilya, and then yun yung time, babalik uli tayo sa rags. Kaya pangalagaan natin ang bawat sentimong ipinadadala sa atin dahil sakripisyo, buhay, ang kapalit lahat. Ang ating sakripisyo ng pagtatrabaho sa ibang bansa ay kailangang maging makabuluhan. Anong ibig sabihin nito? Kailangan mabigay natin ang ating kakayanan para makuha natin ang ating mga pangarap na tanging dahilan bakit tayo umalis. So sa ating pagkita, kailangan isipin natin, nagkaroon tayo ng pangarap na magkaroon ng bahay,
magpaaral ng anak, magkaroon ng puhunan sa negosyo, at maaaring pera para sa ating pagre-retiro. So sa mga nag-i-invest po, kailangan pong isipin natin, itugma natin ang ating investment sa ating mga pangarap at sa ating mga gustong ipagkatotoo para sa ating mahal sa buhay. Kung tama ang pamamahala at paggamit ng pera o remittances na natatanggap, mas maaga at madaling makakamit ang financial independence. Ito ay ang estado ng pagkakaroon ng sapat na kakayahang pinansyal upang mabuhay o tustusan ang sarili at pamilya ng mga mahalagang pangangailangan sa buhay. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-alam sa mga sumusunod.